lalim. Ito yung mga gamit ko sa luto. Dito akong tinatago. Ayun. Tapos na tayo. Nagbisibisihan talaga ako kasi. Ang dami kong naiisip. Ang dami mga nangyayari ngayon sa amin. Ang dami mga balita at mga ganap na hindi maganda pa. Ganun talaga ang buhay. Minsan dumarating na lang sa buhay natin na magiging mahina tayo. Pero ayun, laban lang din. So ako'y kakain muna talaga guys kasi nagutom ako at natapos na din kami ni Amanda maglinis-linis sa cabinet, lahat-lahat na malinis na namin. And then, ayun, tinimplahan din niya ako ng kape kasi nagkape siya. Tara, kain! May ulam, espirito, fried egg, sunog talaga, parang sunog. So, asa ka, Tim? So, ayun na nga. Itlog. Huh? Itlog. Crispy lagi no. Gulong gulay. Kami isa. Gulay na si Dan. Ano, kami gulay de. Ako siguro tangkong bura. Ano ito yung gusto kong luto ng itlog? Fried talaga. Lame. Nabade ay. Wala naman. Ay, naa siguro sa konting. Pero tingo, wala lang. Apa! Ang daming ganap sa social climbers ngayon talagang araw. Ang dami namin naiisip. Kasi alam niyo naman na ay balita kahapon. Ay, kagabi pala yon na yun ang nangyayari kay Didong, di ba? So, let's pray for Didong's recovery, guys, kasi may pumutok daw na ano sa kanyang ulo. Nerves. And then, stroke daw po si Didong. So, yun yung balita na pagising ko kanina umaga. Kasi maaga ako nagising, ay natulog kagabi. So, yun yung nakita ko sa ano namin. Tapos, ang daming
nag-post ako kay Didong. And then yung news naman kanina alas 11 ng tanghali, gumagalaw na daw si Didong, so praise the Lord, at gumagalaw na daw siya. Gumagalaw na. Ang dami talaga. Iba din yung kay Jigjag, let's pray for Jigjag din kasi meron din siyang ano, galing kaka-uwi lang nila galing sa Japan, diba? So, yun, nagpa-check up siya. Meron din siyang gallstone, tsaka fatty liver. So, sandali natin i-sipin nito. Please, help niyo po kami mag-pray sa mga kaibigan namin. Hindi siya pa, yung kinsan ko kagabi, yung cancer patient, namatay din siya kahapon, ng hapon. So, grabe na stress. Ang dami iniisip. Pero hindi lang umatay ka rin. Yung pinsan ko naman is cancer talaga siya. As in mga almost 7 months niya dinala yung cancer niya. And then, ayun, namatay siya kahapon din. Yung ate niya, cancer din na. Ayun din, namatay din siya last year, August din. So silang dalawa magkapatid. Ginunga talaga. Di ba pag ma-cancer kasi there's a possibility na yung anak ng apod? Oo. Di ba? Upat ba? Inheritance. Upat ba yaka ba yung anak? Diba ko, Lord? May paspas ba tayo ang buwan sa ilaha? Ano? Anong paspas ba ilang sakit ba? Dali na gano? Dali na ba ito siya? Isa ka tuig rata to. Tapos yung mama ni Yaya, sa 13 ililibing. 13, 14. 13 mananta ang ano, last vigil, 14 ilugong. Ah, 13 yung last vigil, so 14 yung ano, kasi nag-chat ako sa kanya, kanya ang last vigil, kaya ba 13? Na wala pa man siguro na fix, kaya wala pa may death certificate. Wala pa interment ba? Ay, nasa Dubai ba? Kanina, alas 4 ng hapon, wala na talaga guys, wala na si Didong, kinuha na si Didong. So, nabisi kami kanina sa GC namin kasi habang sinisipr si Didong doon, naka-video call naman yung isa naming kaibigan na andun din sa hospital, nagbabantay kay Didong. So, ayun, alas 4, 39, wala na. Ano si Didong, rest in peace dong, nakakaiyak. Minus 1 na yung EC. Actually, nandito na ako sa bahay. Iiyak ako kasi hindi ko man masyadong na-close si Didong, pero alam ko talaga mabait siya. Ilang beses din yung pumunta dito sa probinsya namin. And then, sobrang iyak ni Brenda kanina sa GC namin. Yun lang. Uwi na din ako kasi hindi ako nakapag-isip ng maayos kanina. So, ayun lang. Rest in peace, dito. Hanggang dito na lang muna yung video, guys. Bye.